Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Leo. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Ito ay isang kwentong naganap noong dekada 90. Kung isa kayo sa mga mahilig makinig sa mga kwentong kababalaghan at mga hindi mapaliwanag na pangyayari, siguradong mapupukaw ang atensyon nyo sa ibabahagi kong ito. Pero sana'y may mapulot din kayong aral sa karanasan kong ito. Hindi talaga ako ang taong mahilig sa paglalakbay o gumalas sa kung saang-saang lugar. Sa totoo lang, mas gusto ko pang manatili sa bahay, sa loob ng kwarto ko, kung saan nagbabasa ako ng mga libro, o kaya naman ay nanonood ng mga lumang pelikula, o di naman kaya nakikinig ng radyo. Ngunit sa pagkakataon po na iyon, napilit ako ng aking mga kaibigan na si Mark at Jiro na sumama sa kanila sa isang paglalakbay sa gubat. Camping daw kami, hiking, ganito, ganyan. Ang mga kaibigan kong iyon ay laging naghahanap ng kakaibang karanasan. Mga bagay na magpapabilis ng tibok ng kanilang puso. Samantalang ako naman ay nagmimisulang buntot na palaging nasa likod lang at sumusunod sa kung anumang mapagkasunduan nilang gawin. Gayunpaman, solido ang aming pagkakaibigan at hindi ko nararamdaman na hindi ako kabilang sa kanila. Nang mga panahon na iyon, napadpad nga kami sa isang gubat na malayo sa bayan at kabiasnan, isang lugar na hindi karaniwan o madalas mapuntahan ng mga turista. Tingin ko nga, noong mga panahon na iyon, ay kami palang magkakaibigan ng nakarating sa lugar na iyon. At ang lugar po na tinutukoy ko ay sa may bandang Quezon Province. Sa bandang kanan po ng ating mapa, bahala na po kayong maghanap sa mapa natin. Nagsimula ang lahat sa simpleng kasiyahan pagdating namin doon. Nagtayo kami ng mga tent, gumawa ng bonfire, nagluto ng mga inihaw na pagkain para sa hapunan namin. Karaniwang gabi lang yon ng normal na camping. Walang kuryente, walang ingay ng lungsod. Tanging mga kulig-dig lang ang narinig namin sa paligid. Pero habang mas dumalalim pa ang gabi, unti-unti kong naramdaman ang isang kakaibang atmosfera sa paligid. Napansin kong masyadong tahimik ang gubat. Hindi yaong tipong ng tahimik na masasabi kong payapa, kundi tahimik na parabang merong nagmamasid sa amin. Noong sumapit ang alas 10 ng gabi, habang nagpapahinga, nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang tunog mula sa labas ng tent namin. Ang naisip ko naman noong una, baka hayop lang. Pero habang lumalapit ang tunog na iyon, parabang hindi ito mula sa isang ordinaryong nilalang. May kaluskos pero walang yabag sa lupa na gaya na kapag sa isang hayop o taong naglalakad. Bumangon naman ako para sumilip sa maliit na siwang ng tent. Tiningnan ko ang paligid. Sa dilim ng gabi, ang nakita ko lang ay ang anino ng mga nagtataasang puno. Pero sa likod ng mga iyon, may isang nilalang na bigla kong nakitang gumalaw. Mabilis yun at agad na nawala sa paningin ko. Pero binaliwala ko na lang yung nakita ko sa mga oras na iyon. Inisip kong baka pagod lang ako dahil sa mahabang biyahe namin papunta roon. O di naman kaya naamalikmata lang din. Pero yung pakiramdam na may isang nilalang na hindi namin napapansin dahil naroon lang sa paligid namin ay patuloy na naglalaro sa isipan ko. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ko rin na hindi lang ako ang nakaramdam ng ganoon. Narinig ko kasing lumabas si Mark at Jiro mula sa tent. Nag-flashlight sila sa paligid na parabang merong hinahanap. Kinabukasan ng gabing yun, napag-usapan naming tatlo ang tungkol doon at hindi na nga ako nagkamali. Naramdaman din nila ang kakatuwang atmosfera ng gabing iyon. Dahil doon, nagdesisyon kaming umalis ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Magtatagal sana kami doon ng ilang pang-araw, pero mukhang kinabukasan noon, kailangan na naming umalis. Sa gabing iyon, hindi pa rin ako mapakali. Alam ko kasing may nakita akong isang nilalang na mabilis kong kumilos sa likod ng mataas na puno. Pero
Walang sapat na paliwanag sa isipan ko kung ano nga ba talaga yun. Umaga na nga nang masabi ko kina Mark at Chiro ang tungkol doon. Nakatitig lang sila sa akin habang ikinikwento ko ang nangyari. Sa halip na mag-alinlangan o sabihin baka namalikmata lang ako, parang lalo pa silang nainganyo na makinig. Gaya nga ng sabi ko kanina, etong si Mark at Chiro ay palagi naghahanap ng kakaibang karanasan. Kaya noong narinig nilang may kakaibang nilalang akong nakita sa kalagitnaan ng madilim na gabi, para bang tumama sila sa jackpot at nakahanap ng panibagong tutuklasin. Umuwi na tayo mga pare. Agad-agad? Bakit hindi mo na tayo manatili rito saglit sa lugar? Kahit isang gabi na lang, bukas uwi na tayo. Baka kasi may makita pa tayo para malinawan kung ano ba talaga yung nakita mo. Tsaka kung ano ba talaga yung naramdaman namin. Oo nga Leo, dumito na lang muna tayo. Ano bang mawawala sa atin? Di ba nga kaya tayo nandito kasi gusto natin ang adventure? Sa mga oras na iyon, mas gusto ko nang mag-impake at umuwi na lang. Pero napabuntong hininga na lang ako saka sumang-ayon sa gusto nila. Dalawa sila eh. Isa lang ako. Anong magagawa ko? Tsaka sa pagkakakilala ko sa kanila, hindi talaga sila titigil hanggat hindi nalalaman kung ano nga ba talagang nilalang yung nakita ko. Kaya sa uli, napagdesisyon na naming tatlo na manatili pa ng isang gabi. Hindi para magkampo ulit ng payapa, kundi para alamin at imbestigahan kung ano nga ba talaga ang nilalang na nakita ko sa gabing nagdaan. Kaya nang maghapon na iyon, naganda na kami. Nanatili kami sa lugar kung saan ko nga ba nakita ang kakaibang nilalang sa likod ng mga puno. Sinubukan naming hanapin ang anumang bakas na posibleng iwan nito. Gaya na lang ng bakat ng paan nito sa lupa o kahit anong ebidensya na baka pwedeng magpaliwanag sa kung ano nga ba talaga yun. Hinanda na rin namin ang mga dala naming flashlight, pati na rin ang mga reserbang baterya para kung sakaling malobat. Pagsapit ng gabi, lahat kami ay nanatiling tahimik at alerto sa paligid. Mabigat ang pakiramdam ko sa mga oras na iyon. Hindi na kasi ito basta camping lang. Hindi ko alam pero ramdam ko ang misteryo na malalaman namin noong gabing yun. Nagsiga kami ulit ng isang bonfire habang nagbabaka sakali na magparamdam ulit sa paligid namin yung nasabing nilalang. Maya-maya pa, nasa gilid ako ng bonfire nang bigla ay makarinig ako ng tunog mula sa likod ng mga puno. Doon mismo sa dako kung saan unang nakita ang gumalaw na nilalang nang nagdaang gabi. Kakaiba ang ingay na dulot nun. Parang mga yapak na hindi galing sa tao. Dahan-dahan lang sa paglalakad at parang nagmasid lang sa amin mula sa kanyang pwesto. Nagkatinginan kami ni Namag at Chiro at bakas ko sa mukha nilang narinig din nila iyon. Leo, yun na ata ang sinasabi mo. Tumango lang ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Lumakad kami papunta roon dala ang flashlight namin. Habang papalapit kami, bigilang tumigil ang mga tunog ng pagakbang nito. At pagkarating namin doon sa pinanggalingan ng tunog ng mga yapak, agad naman naming sinindihan ang flashlight. At doon, nasilayan naming tatlo ang isang nakakatakot na nilalang. Sa kalagitnaan ng malalaking puno, tumambad sa amin ang kakaibang nilalang na yon. May kalakihan ito na sa tansya ko ay parang ordinaryong tao rin kapag tumayo. Payat ang buo nitong pangangatawan, kuba rin yon, at kapansin-pansin na parang may mahabang mga galamay sa mga braso nito. Mapusyaw ang kulay ng balat nito kagaya ng sa abo, at para ding pinaghalong balat ng tao at hayop ang tekstura nun. Ang mga mata nito ay pula. Ang itsura nito ay hindi tulad ng sa hayop, pero hindi rin naman maihahambing si itsura naming mga tao. Mukha itong halimaw na nag-aabang lang na lapain at makakain. Nanigas ako sa kinatatayuan ko noong mga sandaling iyon dahil sa takot. Ramdam ko rin takot din ang mga kasama ko.
alam naming hindi yun isang tipo ng nilalang na madali lamang takasan. Parang hinigop ng mga mata nito ang lahat ng tapang at lakas na meron kami. Ilang saglit pa, sa gitna ng katahimikan, bigla naming narinig ang mabagal, pero mabagal nitong pag-ungol na parang nagsisilbing babala laban sa amin. Dahan-dahan itong umusad papalapit sa amin at doon na rumihistro sa utak ko na isa itong aswang na nagsisilbing may-ari ng teritoryong iyon na pinaglunggaan namin. Nagsimulang umatras si Mark, nanginginig pero hindi ito binalingan ng atensyon ng nilalang. Ako naman, hindi pa rin ako nakaimik dahil sa takot. Habang si Jiro, ilang sandali lang ang lumipas ay napahinga ng malalim sa kahinawakan ng balikat ko. Leo, tara na, kailangan na nating makaalis dito. Sa pagkakataon na iyon, alam namin na wala ng oras para magtanong o para mag-usisa pa. Kung hindi kami makakahanap ng paraan para makaalis kaagad sa kagubatan na iyon, isiguradong yun na rin ang huling gabi namin sa mundo. Ang akala kasi namin ay simpleng nilalang lamang ang hinahanap namin. Ngunit nagkamali kami, napasubo kami sa iniluwa ng kagubatan iyon sa amin. Hindi ko alam kung papaano ko nakagalaw, pero nang maramdaman ko ang bigat ng kamay ni Jiro sa aking balikat, bigla akong natauhan. Saka ako napagtanto na dapat na nga kami talagang tumakbo ng mga oras din yun. Sabay-sabay kaming umatras ng dahan-dahan. Halos hindi ako huminga. Sinusubukan naming hindi makaagaw ng pansin para hindi umatake ang nilalang. Ngunit nang isaki na Mark at Jiro, hindi ko matukoy kung sino sa kanila. Nang mapaatras ng masyadong mabilis, aksidenteng nakadurog ito ng isang tuyong sanga. Nagdulot yun ng ingay. Kitang-kita namin, tumindig ang tinga ng nilalang. At sa isang iglap, biglang tumayo ang nilalang na kanina pa naming tinitignan. Inunat nito ang buo niyang katawan na para bang naghahanda sa pagsalakay. Saka ito nagpakawala ng isang malalim na ungol na talagang nagpataas ng balahibo namin. Sa isang iglap, mabilis itong kumilos papunta sa direksyon na kinatatayuan namin at yun ang naging hudyat namin para magsitakbuhan. Tumakbo kami ng walang tigil. Wala na kaming pakialam sa mga sang at dahon na madadaanan namin. Mas kailangan namin makatakas doon, lalo pat nadidinig namin mula sa likuran ang mga nakakatakot na paghinga at pag-ungol. Ang gubat na kanina ay malawak at mapayapa ay biglang parang naging isang napakaliit na kulungan na parabang punong-puno ng mga bitag para ding sumikip ang bawat sulok niyon na anumang sandali ay makukulong kami. Hindi ko alam kung gaano kami katagal tumakbo noong gabing yon, pero hindi kami tumigil. Wala kaming kapagod-pagod. Kahit nga maraming bato, malalaking ugat at kung ano-ano pang balakid, eh hindi na alintana pa sa amin. Ramdam ko ang malamig na pawis sa likod ko at bawat lapat ng aking mga paa sa lupa ay nagsisilbing paraan ko para makalayo sa tiyak na kamatayan. Tumingin ako sa likuran naming tatlo. Nakita ko ang nilalang na humahabol sa amin. Hindi rin ito sumusuko. Patuloy itong sumusunod ng pagtakbo sa amin. Mabilis yun, pero ang nakapagtataka, ang mga hakbang niya sa lupa ay para bang napakatahimik. Bilisan mo! Bilisan mo, Leo! Pero hindi ko na kailangan ng paalala mula kay Jiro. Talagang tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa wakas. Lumampas kami sa isang bahagi ng gubat na mas pamilyar na sa amin. Nakita namin ang daan pabalik sa pwesto kung saan kami nagka-camping. Hindi ko na alam kung gaano kalapit ang nilalang, pero nang marating namin ang sasakyan, agad kaming sumakay at pinantar kaagad ni Mark ang makina. Nagmamadali niyang pinaarangkada ang sasakyan. Iniwan na namin ang mga gamit namin. Wala na kaming pakialam. Basta, makaalis lang kami sa gubat na iyon ng Quezon.
Sa rearview mirror ng sasakyan, muli kong natanaw ang mga matataas na puno. Pero wala ang nilalang na kanina'y humahabol sa amin. Parang nawala ito sa gitna ng kadiliman ng gabi. Tahimik lang kaming tatlo. Habol pa rin namin ang aming hininga. Habang ang sasakyan ay umaandar papalayo sa kagubatan na iyon. Walang nagsalita o nagtanong sa aming tatlo. Dahil bukod sa trumang-truma pa rin kami sa pagkakataon na iyon, pare-pareho din naman naming alam kung ano ba ang nilalang na iyon. Nang makaalis kami ng tuluyan palayo sa gubat na iyon, ay dumiretso kami sa kalapit nitong baryo. Pakiramdam ko sa mga oras na iyon, natanggalan na kami ng tinig sa dibdib. Pero kahit nasa kalagitnaan pa rin kami ng biyahe, hindi pa rin mapakali ang isip ko. Patuloy pa rin kasing bumabalik sa isipan ko ang itsura nung nilalang. Nandoon pa rin ang kilabot na iniwan niya sa amin. Nang makarating kami sa kalapit na baryo, huminto kami sa isang maliit na karinderya para magpalipas ng oras. Mag-uumaga na rin noon, kaya kailangan na namin kumain ng almusal. Habang nagkakape, nanatili pa rin kaming tahimik at walang kumikibo ni isa sa amin. Ngunit maya-maya pa, si Jiro na ang unang nagsalita. Parang hindi lang basta halimo yung nakita natin. Parang may dahilan kung bakit siya nandoon. Ganun din bang nasa isip mo? Ganun din yung palagi ko eh. Pero ano ba talaga yung nilalang na yun? Parang aswang eh. Habang nag-uusap ng ganoon sina Jiro at Mark, lumapit ang isang matandang lalaki mula sa kabilang lamesa. Nakaupo siya noon sa tapat namin at parang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa kong kasama. Nagulat kami nang mas lumapit pa siya sa pwesto namin. Tapos ay nagsalita. Mga iyo, pasensya na kung narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Mukhang napadpad yata kayo sa kagubatan kagabi. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi na kailangan pa ng mahabang paliwanag. Parang alam ng matandang iyon ang tungkol doon sa nakasalamuhan namin kagabi. Tama po kayo, tatang. At may nakita po kami roon eh. Isang nilalang po na suspecha namin. Aswang. Hinabol nga kami noon eh. Untikin na kaming maabutan at atakihin. Buti na lang nakatakas kami. Yun ang bantay na aswang sa kagubatan ng Quezon. Matagal nang namamalagi ang nilalang na iyan. Ngunit mali kayo ng iniisip. Hindi siya basta-basta isang nilalang lamang. Isa siyang tagapangalaga ng kalikasan. Napukaw ang interes namin. Tumahimik kaming tatlo at hinintay pa ang mga susunod na sasabihin ng matanda. Ang kagubatan na pinuntahan ninyo ay kaytagal niyang minahal at iningatan ng mga katutubong dating nakatira dyan. Matagal na rin silang nagbabala sa mga taong nasa kalapit na baryo gaya nito na huwag yung sirain lalo na ang mga likas na yaman na naroon. Noong unang panahon, may mga taong nagtangkang pasukin at angkinin ang lupaing iyon. Pero lahat ng nagtangkang magdulot ng pinsala sa kagubatan ay naglaho na lamang na parambula at hindi na natagpuan pa kahit kailan. Ang ibig niyo pong sabihin, yung bantay na aswang, siya yung nagtaboy sa mga taong yun na may balak ang kininit sirain ang kagubatan. Tumpak! Magaling kang bata ka. Ang nilalang na iyon sa katunayan ay hindi isang kaaway ng nasabing gubat. Bagkos siya ang bantay laban sa mga taong balak sirain ito. Sa tuwing may mga nagtatangkang magputol ng puno, magmina, o magtayo ng mga gusali o bahay sa kagubatan, lumilitaw ang bantay para protektahan ang lugar na iyon. Pero hangga't maaari, hindi siya umaatake. Ngunit ibang usapan, kapag sinira mo na ang kagubatan, talagang may kalalagyan ka. Tahimik kami nag-isip.
Hindi naman namin intensyon na maminsala ng gubat. Pero siguro, sa simpleng presensya namin sa lugar na iyon, ay nagsilbing isang banta para sa bantay. Pumasok kami roon ng walang pakundangan. Nagsiga ng apoy sa loob ng kanyang teritoryo. At mukhang dahil doon, nagising ang bantay ng gubat para tiyakin na walang masamang mangyayari sa iniingatan niyang lugar. Ano naman pong dapat namin gawin ngayon? Nasa panganib po ba kami dahil pumasok kami sa gubat na yon? Umiti lang ang matandang lalaki, pero malalim ang pagtitig niya sa akin. Hindi kayo mapapahama kung hindi na kayo babalik pang muli sa lugar na iyon. Tandaan nyo, hindi ang gubat o ang bantay nito ang may problema, kundi ang mga tao. Ang bantay ng kagubatan ay naroon lamang para itama ang pagkakabalanse ng kalikasan. Nagtapos ang aming pag-uusap at ang aral ay malinaw. Ang nilalang na aming nakita ay hindi isang halimaw na basta-basta na lamang papatay o mananakot. Siya ang tagapag-ingat ng kalikasan, isang tagapangalaga laban sa mga taong nagbabalak sirain ng kagubatan. At kami, sa aming simpleng pagkakamping-kamping at simpleng kasiyahan, ay aksidente itong nagambala sa pananahimik niya, sa teritoryo niya. Pagkalipas ng ilang araw matapos nga po ang kaganapan, hindi pa rin po kumapakali. Naisip ko na ang aming bigla ang pag-alis mula sa kagubatan ay parang isang pagkatalo. Hindi ko kasi gusto ang ideya na ang tanging alaala ko sa lugar na iyon ay takot at pagtatago mula sa isang nilalang. Naayon nga sa lalaking yon ay hindi dapat ituring bilang isang kaaway. Kaya napagdesisyon na namin ni Jiro at Mike na bumalik ulit sa kagubatan na iyon. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay hindi na para mag-camping ulit, kundi para patunayan doon sa bantay ng kagubatan na wala kaming balak sirain sa kanyang tahanan. Sa gabing muli kami nagpunta sa kagubatan, ibang-iba na ang aming nararamdaman. Hindi natakot, kundi paggalang sa lugar. Bitbit namin ang ilang alay na nabanggit din ng matindang lalaki. Isang basket ng prutas mula sa lokal na baryo. Isang maliit na sisidla ng tubig na galing sa pinakamalinis na bukal at ilang mga sanga at dahon na hiniling ng mga katutubo. Hindi na kami nagdala ng alumang bagay na maaaring makasira ng kagubatan. Walang anumang patalim o anumang matatalas na bagay o kahit yung mga sinisindihan. Ang tanga lang namin noon ay ang aming mga alay at ang aming mga flashlight. Habang tinatahak namin ang daan pabalik sa gitna ng masukal na kagubatan, ramdam kong may nagmamasid sa aming bawat takbang. Pero hindi tulad ng unang beses na puno ng kaba at misteryo. Ang paligid ay mas tahimik noon, pero hindi nakakatakot. Parang tinatanggap na kami ng kagubatan sa pagbabalik namin. Sigurado pa talaga kayo sa gagawin natin to? Oo pre, kailangan natin ipakita sa bantay ng kagubatan na wala tayong intensyon na manira sa gubat na ito. Hihingi tayo ng paumanin sa biglaan nating pagpasok rito noong nakaraan. Binilikan namin ang lokasyon ng gubat kung saan namin nakita ang bantay. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi kami natakot na makaharap ulit ito. Binuksan namin ang basket na may lamang mga alay. Marahang itong inilapag sa lupa sa isang malinis na puwang sa ilalim ng puno. Tahimik kami naghintay, umaasa na may mangyayari. Tahimik ang kapaligiran at ang naririnig lang namin ay ingay ng mga kuliglig. Ngunit unti-unti, naramdaman ko ang pagbabago ng ihip ng hangin. Parang may presensya na muli kaming binabantayan. Lumingon kami sa paligid at doon, mula ulit sa madilim na sulok na may nagtataas ang mga puno, muling lumitaw ang aswang na bantay ng gubat. Kung ano siya noong una naming nakita, ay ganoon pa rin siya. Ngunit ngayong gabi, wala na kaming nararamdaman na takot sa kanya. Nagmasid ito mula sa malayong distansya. Hindi ito gumalaw. Parang hinihintay kung ano ang gagawin namin.
Dahan-dahan akong lumapit sa mga alin na inilapag namin at sa isang malumani na boses, nagsalita ako kahit hindi sigurado kung maririnig niya ba o maiintindihan ang sinasabi ko. Kaibigan, hindi kami narito para makasama sa kalikasan. Wala kaming balak manira sa kagubatan o sa kung anumang nilalang na naninirahan dito. Gusto lang namin humingi ng paumanhin sa pagpasok namin noong nakaraan at ipakita sa iyo na ginagalang namin ang lugar na ito. Kahit hindi na kami natatakot, ramdam ko pa rin ang tensyon sa paligid, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa mga mata ng aswang. Nakatayo lang ito, nanonood, parang iniintindi ang bawat galaw ko sa mga oras na iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan umatras ang bantay. Tumigil ito malapit sa isang puno at sa kanyang mga mata, nakita ko na parabang may nawalang bigat. Pre, parang naiintindihan naman niya ang sinabi mo, pre. Oo nga, pre. Tignan mo, hindi niya tayo inaatake. Parang naniniwala siyang babait nga tayo. Tumayo kami roon ng ilang sandali. Tahimik na pinagmamasda ng bantay. Maya-maya, umatras na kami isa-isa. At kasabay ng pag-atras namin ay siyang hakbang naman ang nilalang doon sa alay namin. Hanggang sa maya-maya, nakita naming kinuha niya ang mga alay. Kami naman, dahan-dahan kami bumalik sa daan pabalik sa baryo. Hindi na kami tumakbo. Salip, lumakad kami ng payapa. Alam naming napakita na namin ang bantay na hindi kami mga kaaway. At sa likod namin, sa paligid namin, ramdam namin ang presensya ng bantay. Mukhang kami naman ang binabantayan. Mukhang nagpapasalamat. Pagbalik namin sa baryo kinabukasan, agad kami nagpasya na kausapin ng mga residente tungkol sa naranasan namin sa kagubatan. Hindi na ito para sa amin. Ginusto lang namin iparating ang babala tungkol sa bantay ng gubat at ang kahalagahan ng paggalang sa kanyang teritoryo. Kung dati, may pangamba at pag-aalinlangan pa sa amin, pero sa mga oras na iyon, malinaw na sa aming layunin na maprotektahan ang kagubatan mula sa mga taong posibleng magdala ng pinsala rito. Noong una ay nahirapan kaming kumbinsihin ang mga residente. Ngunit sa tulong ng mga matatandang naniniwala sa halimaw, eh hindi kami nahirapang palaganapin ang kwento at ang babala namin tungkol sa nilalang sa gubat. Pero siyempre, hindi pa rin maiiwasan ang mga hindi naniniwala. Pero mabuti, mas marami ang nakinig at naniwala sa aming babala. Sa kalaunan, ang baryo ay naging mas maingat sa pakikitungo sa kalikasan. Ang kagubatan na dati tinitingnan bilang isang lugar na puno ng misteryo at takot, noong mga panahon na iyon ay iginagalang na bilang isang banal na teritoryo na merong sariling tagapangalaga na kung kakantihin mo ay panigurado meron kang kalalagyan. Sa mga sumunod po na taon ay bumabalik kami sa lugar na iyon para muling mag-alay sa nilalang. Ngunit lumipas pa ng lumipas sa mga taon, huling beses naming nakita ang nilalang ay 2006. At pagsapit po ng 2007 ay hindi na po namin ito nakita sa hindi namin malamang dahilan. Ganun pa man, nawala man ang nilalang, naiwan naman ang iniwan niyang leksyon sa amin na ingatan ng kalikasan, may nakatingin man o wala. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito na way nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Good day guys! Tuesday! Kamusta ang lahat? Shoutout po tayo. Pero bago yan, invite ko lang po kayo mag-subscribe sa ating side channel, ang Dear Sir Paul,
araw-araw po tayo nag-upload dyan ng mga kwentong katatakutan. Kaya kung bitin ka pa sa kwentuhan natin dito sa channel ay lipat ka sa kabila dahil marami po tayong kwento sa channel na iyon. Alright? Shoutout, Juvie Gagarin, Galario L, Dimple Sumi kay Ninang, Emelda Reyes, Leslie Marbel, Gengski Vlog, Sara Lahit Tragueda, Liana May, J-Lord of Prisina, Olivia, Annika Mishka, Kami ML, Freddy Dimaano. Hello po Sir Paul, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ating mga kapanset. Kumusta po ang lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito? Salamat din po sa ating sender sa pag-share ng iyong story. Always listening po dito sa Dubai. May Hortilano, Romnick Saher, Ray Malubago, Jerome Santiago, Lizel Blas, Dabitigan, Lourdes Grace Garde, Eden Clores Lokias, Lerma Lumuna. Good evening Sir Paul. Pakinggan ko muna ang kwento bago ako mag-comment. Thank you, Sender. I was born in Siocan, Zamboanga del Norte. I think pangalawang kwento na ito na napakinggan ko dito sa Creepy Makpanset na nag-i-exist ang aswang sa Siocan noon. Love you, Arlene Aspan, Nika Carrasco, Padabang Magayon, Carbilita Mabanag, Maylene Salatan, Aya Shadad, Rica Peralta, Sof Ronquillo. Good morning Sir Paul. Thank you sa bagong upload. Makakatulog na naman ako nito. Shoutout po sa hubby ko na nahawa na sa akin sa pakikinig. Felix Ronquillo, watching from Marbel, South Cotabato. Shoutout po sa inyo. Nida Kiambao, Holy Hunter. Yes, na ayon sa kalikasan ng characteristics ng aswang, meaning natural predator sila. Nagkataon lang na tao ang prey nila at naniniwala ang mga tao sa konsepto ng mabuti at masama. Kaya ayon sa paniniwala ng mga tao, masama ang pagkain ng mga aswang sa tao. Nice point. Di Santiago, Job Stignos, Jeff Gibson. Salamat Sender at Boss Paul sa isa na namang magandang kwento ng mabuting aswang. OG Parayaw, isa na namang magandang kwento, pakibati na rin po ako dahil kaarawan ko po ngayon. Oy, happy birthday Boss OG Parayaw. Shoutout sa iyo Lods, more blessings to comes and God bless and good health. And yon, pakanton ka naman dyan. Sabi ni Quel CV Romero, happy birthday, wish you more blessings and birthdays to come. Lady Warrior 08, Dins Dub, congrats Sender, hindi ka na wakwak, tao ka na. Edward Manawat, yun, gandang barley morning Sir Paul. Salamat sa pag-shoutout, I really appreciate it. Uy, salamat Lods. Quel CB Romero, thanks Sender sa pag-share ng story mo, congrats din, di ka na aswang at sa'yo Sir Paul. Jaja Kill Go To Hell, Jersom Deligero, Mohamed Tano Janela, malapit yung Siocan sa amin sa Zamboanga. Good morning Sir Paul, sabi ni Ruel Navaliedo. Eileen Factor, wala talaga ako pinapalampas sa mga uploads mo Sir. Kayo rin nag-inspired sa akin para pasukin ang pagnanarrate. Pa-shoutout po. Shoutout kay Eileen Factor. Carmelita Pascua, gandang hapon po Sir Paul at mga kapanset. And last po, shoutout natin sa araw na ito is si DC5733. Hello Sender, kakaiba talaga ang mga story mo. Reniel po ito at pa-shoutout po kay Riza. Salamat po. Guys, muli inibatahan ko po kayo mag-subscribe sa side channel natin, ang Dear Sir Paul. Pagbitin pa kayo sa mga kwento rito, kabila po araw-araw po tayo nag-upload ng mga katatakutan. Araw-araw yan. Kaya at as of the moment, I think 100 plus na po ang kwento natin doon. I-check ko nga. Tignan natin. Actually, 162 stories na. And yung iba dyan, yung mga naunang video dyan, merong comedy na true to life story ko. May mga nakakalungkot yata, may buhay pag-ibig din and life lessons. May mga ganyan. Pero yung the rest is katatakutan na kagaya ng mga ina-uploads natin dito sa channel na ito. Anyways, yun lang muna guys. Sana po yung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na ito.
Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig. Mac Pancet, out.